Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love 9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayo mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang supermarket or grocery business na may lot area na 510 square meters. Kumpleto po ang business permits, kaya ito'y operational. Tungkol man po sa documentation, ito'y titulado at buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po'y along the highway at punong-puno po ng paninda. Yan po, tunghayan nyo po. Kahit isang parte po nitong supermarket, ay kumpleto po ang mga paninda at marami pa pong stocks. Meron din po itong mga warehouse na punong-puno rin po ng mga stocks o paninda. Kaya kung hanap nyo po isang income generating property na along the highway at nakaset up na po at meron pong mga existing customers or clients, ito na po yung hinahanap nyo. Ang kulang na lang po dito ay inyong supervision. May mga metal racks. Then ito pong structure ay maayos din. So, aside from dito sa ground floor, meron din po itong second floor na kung saan pwede rin po itong gawing stock rooms. Dito po ay merong fire exit at doon naman yung papunta sa kabilang side. Ito po yung hagdan na tinutukoy ko sa inyong second floor. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So malawak naman po siya. Kung sakali pong ma-acquire nyo ito, pwede rin po itong gawing staff house o di kaya another stock rooms o offices. So depende po yan sa inyo kung anong magiging project nyo once na ma-acquire nyo itong property. Bababa po tayo para check natin ibang parte nitong grocery o supermarket. So ito po yung access door. Then yan po yung tinutukoy ko na fire exit. Then dito po sa building ay meron pong mga CCTV. So meron pong another room. So marami pong pwedeng i-project pa dyan. Then dito po may mga rooms para sa mga staff. At sa dulo po ay meron pong kitchen. So yan po yung another room. At may 12-10 baht dito naman sa gilid. Ito naman pong spiral stairs ay meron pong mga rooms pa dyan sa taas. At dito naman po yung tinutukoy ko na kusina. Pasensya na po kung medyo makalat. Gawa ng biglaan po ang pag-video shoot namin dito. Habang naglilibot po tayo, mabanggit ko lang po ang populasyon dito sa area nitong grocery o supermarket. Ang estimated census population po ay 107,535 na tao dito sa area. Kaya kahit po meron po kayong mga kakumpetensya na same business, wala pong maging problema gawa ng napakarami po ng tao dito. So, yan po yung entrada
then liquor area. At dito po sa side ay meron pong mga stock rooms o actually pwede pa po itong i-convert sa mga stalls o commercial spaces na pwede pong paupahan rin. Pares nung dun sa kabilang side. Pero sa ngayon, ginawa po itong bodega. Labas po tayo. So, ito po yung entrada ng supermarket. At dito naman po sa kabilang side, yung tinutukoy ko na mga stalls o commercial spaces na pwede maging extra income. Kung 5,000 po ang kada stall, medyo malaki din po ang income dito lang sa labas. Sa mga mahilig po mag-skip ng video, ito po yung para sa inyo. Recap lang po. Ito po yung entrada. Then yung natatanaw niyo yung cashier. Then ito pong property o business ay nasa Cavite. May lot area po ito na 510 square meters. Ito pong supermarket o grocery business ay operational with business permits. At sa documents naman, ito'y titulado at buhay po ang may-ari. Along the highway po ito. Kaya kung hanap niyo isang operational business na meron pong existing customers or clients, at naka-set up na po lahat, ang kulang na lang ang iyong supervision, ito na po yung hinahanap nyo. At binibenta po ito sa murang halaga. At mamaya po sa dulong parte nitong video ay pag-usapan natin ang presyo nito. Habang pinagmamasdan nyo po ito at naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Terona Highway, ang distance is 1.6 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Centennial Road, ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 4 minutes. So, ito po yung malapit sa dalawang major roads dito sa Cavite. At mula naman po sa Kawit Toll Plaza, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Ang tinutukoy ko po na Kawit Toll Plaza ay yung Cavitex. At mula naman po sa Manila or sa airport, ang distance is 17.9 kilometers at ang travel time is 35 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 28 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. So, ang lot area po nito ay 510 square meters. Sa lote pa lang po ay meron na pong appraised value na 12.5 million pesos. Plus itong building at laman nito. So, sa assessment ko po, good deal na rin po ito. At ito'y along the highway naman. Anyway, yan naman po'y opinion ko lang naman. So, depende pa rin yan sa assessment nyo dito sa property. Hindi na po may iwasan yung komento na maayos naman pala ang flow ng business, but binebenta. Nag-venture po si owner sa ibang negosyo. Kaya medyo pahinga naman siya sa grocery business. At kabilin-bilin po ni owner, makikipag-transact lang po siya sa mismo buyer, hindi sa trustee o sa broker, para mas mabilis ang magiging transaksyon. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mong mag-set ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399.
Sa managtatong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels video. Makisuyo po, pakilike and follow na rin. Meron din po kami ibang YouTube channel na The Nov9TV Channel at AC Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Pakilike and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming elok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.